Sigan po natin reaksyon ng panig ng mga tulpo at makakausap po natin ang abogado ni Mong Tulpo, si Atty. Jovito Barte. Atty. Barte, good morning po. Yes, magandang umaga, Igan. Opo, reaksyon po dito sa pinalabas sa temporary protection order para po sa mga kapatid ni Mon. Ano po? Kami ay una hindi naman nakakatanggap kami ng copy niya. Wala dahil pa. Hindi naman na implicated diyan si Mr. Mon Tulfo. Oo nga po. Pero ang sa amin lang I think medyo na blown out of proportion yung ano yung pahayag na nabanggit ng tatlong magkakapatid. Opo. Over the national TV. At mismo si Mon, nagalit din naman mismo si Mon, di ba? Yes, yes. Alam nyo, kung hindi ako nagkakamali, doon sa ginawang interview ng pag-aharap nila Mon Tulfo at nila ng mag-asawang Santiago doon sa kabilang stasyon, na banggit naman doon ni Raymart na, ano, na alam niya nga, yung mga ganong ayag, isang emotional outburst. Opo. Now, nabigla na lang kami kung bakit kinakapitan sa kabilang kampo yung emotional outburst na yun na sila mismo ay naintindihan na ganun talaga. At kinabukasan naman ay humingi din ng paumanin si Erwin, di ba? Yan ang nabalita ko rin sa TV. Kaya nga, ito ay talagang ano to eh, blown out of proportion. Okay. Sa kaso naman ni Mon, yung sinampan niyang physical injuries at grave coercion, ano ang tinatakbo ng kaso? Ay, nag-aantay kami ng ano, ng notice para maisalang na at mapakinggan yung unang pag-release. Physical, ano. Pero sa tinakbo na ho ng panahon, medyo, siguro ngayon, medyo nagkalamigan na rin po ng mga ulo. Bukas ba sa pagkakasundo na lang sa labas ng korte, ito po magkabilang kampo, lalo na yung kliyente niyo, attorney? I think ko naman wala naman siguro hadlang sa akin niya. Pero siguro sa mga nangyayaring to, siguro hindi to naging maganda. Mm-hmm. Kung ano man yung usapin na yan. Okay. Attorney, maraming salamat po. Salamat din, bubuhay ka, Igan. Okay, thank you po. Attorney Jovito Barte po, abogado ni Mon Tulfo.